Hello mga kaps and welcome back again sa ating YouTube channel. For today's video ay pupunta tayo sa KXB Auto Repair Shop para magpa-general checkup nitong ating sasakyan. So shout out kay Sir Marvin Galang na owner and manager nitong KXB Auto Repair Shop. So may mga minor problems itong ating sasakyan mga kaps dahil medyo mahirap mag-shift ng gear sa kanyang pagkatatapak ng clutch. Sa pa-check up na natin yan, and then yung preno, papalagay tayo ng wiper, and then ipabubuhay natin yung busina. So mga minor lang naman, and check up na rin ng makina kung meron bang problema. So ilan yan sa mga i-address natin pagdating natin sa KXB Auto Repair Shop. So excited na ba kayo? So dyan lang kayo at subaybayan nyo ang isang new exciting episode ng ating vlogging. Yan, nandito ulit tayo sa KXB. Papacheck up natin itong XLT na ito. Preno, clutch. Basta, general checkup. Kagandahan kasi mga kaps, kapag dinala natin ang ating sasakyan sa service center, is malilift o mayroong lifter itong service center, lalong-lalo na itong KXB Auto Repair Shop. So doon, makikita lahat ng mga problema doon sa pangilalim, under chassis ng ating sasakyan. So para mas makita yung mga problema na dapat nang i-address dito sa ating ginagamit na sasakyan. Kung napanood nyo yung nakaraan nating video about sa transmission na inayos natin dito sa XLT na C240 ang makina mga kaps, andito ang link at panoorin nyo. So nung napalitan namin ito ng synchronizer dun, kasi ang problema niya is nagre-release yung kwarta niya, and then yung kinta ayaw pumasok pag nagsishift ng gear. So ang pinakamagandang ginawa namin dun is bumili na lang kami ng surplus na 18R transmission, kasi mura lang naman. Nabili namin yun ng 6,500. Nagkaroon na kami ng parang bago yung transmission. So that time nung napalitan namin yung transmission, wala nang naging problema doon sa kanyang kinta or sa shifting ng gear. So ang mga problema niya ngayon is yung sabi ko nga kanina, is yung clutch. So in this video we will find out kung ano pa yung mga other problems na dapat nating ayusin dito sa ating sasakyan. So bahala si KXB Auto Repair Shop sa mga bagay na iyan. So once I arrived at KXB Auto Repair Shop, so inilift yung sasakyan, yung XLT, ayan, para makita yung mga problema nitong ating service, ayan. So we found out na yung center bearing nga pala ng propeller is nalaglag na. So buti na lang umabot tayo sa KXB Auto Repair Shop. So binuksan din namin yung gulong sa hulihan at sa harapan, and we found out din na dapat nang palitan itong brake pads nitong pangunahan natin. At yung panghulihan na gulong, we found out na yung wheel cylinder pala niya is not working anymore, kaya hindi na gumagana yung ating back brake. Bakit lang ano? Wala lang okay. Dapat hindi gumagana yan, makinis yan. Oo nga. Sa kabila kaya. Eh, lagi mo siyang damit, ano? Ibig sabihin, anong problema kaya niya? So, sir, yung pinaka bumubukang kasing gano'n niya pag tinatakakan. So, parang sa motor, ano? Ito dito, parang may ano rin pala ito eh. Dahil piston, no? Bumubuka. Anong mga rubber ko? Bakit ba? Pakat eh. Alam mo ba na yun? Alam puro unahan lang. Oh my God! Pakat! Baka ganun din dyan ha. Kaya pala parang alamano yung preno eh. Kaya mahinang tumigil. Oo sir, parang may delay. Pag napalitan ngayon yan, parang mabibiglaan ngayon sa preno niyan. Dati eh, para bang balak mo ng tukuran na paa, para huminto.
Ganun din. Ay, kumakagat pa ng konti. Ito, kumakagat ito. Palit na rin ang boot. Wala siyang mga... Walang batas. Cover cap. Batas, ito preya. Walang boot. Kaya pinakasukan ang fluid niya. May katas nga, no? Basa na isa na yan. Mm-hmm. Palit driver na nga yan. Kesa kasi palitan natin ng repair kit yan, tapos bilan natin ng boot. Mura lang para isang buo nito. Oo, oh, sir. Palitan na natin isang buo na yan. Okay. Kung ano yung maganda. KXB nose. Wow! So maganda na i-open natin yung mga bulong sa hulihan at nakita na paliti na pala yung parehas na wheel cylinder nung ating brakes sa hulihan. We also found out na yung caliper piston nitong front disc brake ay hindi na siya pupwedeng gamitin dahil nagkaroon na ng kalawang yung palibot niya. So, konti na lang yung gumagana sa kanya. Kaya maganda rin na i-open natin itong front disc brake niya. We found out din na yung transmission oil seal ay may leakage. Pati yung differential oil seal niya. So, yan ang mga papalitan natin. Yung ball joints nitong unahan at saka yung upper link, malakas na ang kalog nila at maingay kapag ka nag-turn or nagliliko. So, isa yan sa mga aayusin natin, mga kaps. Dalawa yung pinagbilan nating auto supply sa kabanatuan, which is yung una is yung KC Auto Supply at GMR. So all in all, ang ginastos natin sa pambili ng pyesa, 6,500 yung nabili natin sa KC Auto Supply at 1,500 naman dito sa GMR.
Nasa 12,000 din ang inubos natin lahat-lahat sa repair, sa labor ng pagre-repair at dun sa lahat ng mga piyesa na kinailangan natin sa ating sasakyan.